Ang batang nalunod sa Negros Occidental at ang sunog sa Tondo, Maynila sa spot report ni Darlene Cay. Ibabaw nyo, ibabaw, ibabaw. Ginising ng naglalagablab na apoy ang mga nakatira sa residential building na ito sa Tondo, Maynila. Atas kayo dito, labas lang kayo, labas, labas. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Marami ang nakalabas agad ng bahay, pero hindi ang isang babaeng PWD. Halos hindi na makilala ang labi ni Lovely de Guzman. Kaya ginising ko sila. Sa kabilang magkatabing kwarto lang, ginising ko sila. Sabi ko, sunog, sunog, bata, bata, bata. Yung isa, nakatakbo na, usok na eh. Wala na ako nakikita eh, kinakatako na lang eh. Ngayon, yung pala yung anak ko, hindi nakababa. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy. Ang 40 pamilyang nawalan ng tirahan sa evacuation center na muna mananatili. Sinubukan namang i-revive ang 11 taong gulang na lalaki sa Silay City, Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, nalunod ang bata nang mahulog sa kanal habang naglalaro kasama ang mga pinsan. Malakas daw noon ang agos kaya dumiretso siya sa drainage pipe kung saan siya natrap. Ako si Darlene Cay, nagbabalita para sa GMA Integrated News.